Umalis muna ako sa bahay. Kasi hindi ko kinakaya din eh. Nag-check-in muna ako para mapag-isa ako. Kasi alam niyo naman magkakasama kami. Tapos nagkakailangan, nagsisisihan. Ako wala naman ako sinisisi kung nasabi mo ng GGSS yun. Pero alam mo yun, gusto ko lang din ng time sa sarili ko. Hindi ko na kasi talaga alam kung paano ko i-explain kay Riddick. Hindi ko na alam kung papaniwalaan niyo pa ako. Kasi tinry ko naman yung best ko na sabihin ko sa kanya. Oo, Riddick, plano lang naman kasi talaga yun. Pero sana mapanood mo to. Sana may isip mo na sa araw-araw na inaasar ka nila sa akin. Hindi ko din naman alam na nahulog din naman na ako sa'yo. Totoo itong sinasabi ko. Umalis ako para mapag-isa ako. Para makagalaw ka rin sa bahay kasi nakikita ko na hindi ka lumalabas kasi alam mo na nandun ako. Iyak ako. Hindi ko alam ba't ka ito binablog pero eh sana pakita niyo kay Riddick na nasasaktan din ako. Hindi na pa ako nandito pero hindi ako makatulog. Siguro mga 3 days ako dito. Dahil ko din lang gamit. Gusto ko lang din siyempre mapag-isa. Karma. Karma to. Karma to, guys. Kaya sa mga makakanood nito, kung may mga gagawin kayong ganitong bagay, mas magandang sabihin nyo. So, ang pisa pa lang. Bala ko naman kasi talagang sabihin eh. Naunahan lang talaga ako. Kabalo yung pag-ibig. Titry kong kausapin si Riddick pero sabi nila bigyan ko daw muna ng oras. Ayun guys, nakatulog na ako kanina. Tapos nagising ako kasi dami nilang chat sa akin. Hinahanap nila sa akin si Riddick. Wala daw dun sa bahay. Dami nilang chat sa akin. Ayun. Nag-off ako ng status ko. Ayun, hanap sa akin. Ayun, mga chat sa akin ni Jim. Hinahanap nila ako. Hindi pa umuwi. Anong oras na? Ito guys.
Si AJ, nahanap din ako. Ayan. Sa Ate Sam, daming chat sa akin. Nalay ko na rin kontakan si Riddick. Sabi ko, pupuntahan ko siya. Pero hindi siya nag-respond sa akin. Ayos, di ko alam talaga kung anong gagawin, kung paano ko siya hanapin. Sobrang laking problema talaga yung dinala ko dito.